Hello guys, pag-usapan natin muli si Cryptoblades. So again, sabihin ko na dito pa lang na hindi ito financial advice. So I am not capable of giving you a financial advice. What I am saying now is merely my opinion, no, my thoughts about Cryptoblades. Yung pinapaniwalaan ko. So I am merely sharing. Okay, so as you can see, patuloy siya na bumabagsak yung presyo nga niya to the point na nasa $39 na siya ngayon. But of course, hindi ito yung pinakababang presyo niya. As you can see, nag-umpisa ito sa ano lang, di ba? So this is not the lowest price of skill token. At despite that, kung makikita natin dito sa Deep Radar, siya pa rin ang nangungunang blockchain game si Cryptoblades. Kahit sa crisis sa pinagdadaanan ngayon ng larong ito, ito pa rin ay nangunguna sa listahan ng mga blockchain games. At as you can see, kahit you know sa sinasabi ko na yung crisis na pinagdadaanan ng mga players, ng mga devs, as you can see, patuloy na tumataas yung user base niya. So, isa sa pinakadahilan sa nakikita ko is yung pagiging, you know, newbie friendly ni Cryptoblades. What I mean about newbie friendly, napakamura ang entry niya with, you know, Oracle on the side. So, hindi siya katulad ng ibang blockchain games na masyadong mahal kung nasa, you know, hindi yung habang ang laro ay talagang nasa live stage na mahal, si Cryptoblades ay hindi, nanatili siyang newbie friendly, nakakapasok kahit yung mga kakaumpisa pa lang. Kasi walang ang requirements na ilang characters yung kailangan. So with one character and one weapon, pwede ka na mag-umpisa dito sa Cryptoblades. So yan ang nakikita ko na isa sa dahilan talaga kung bakit patuloy pa rin na dumadami yung user base ng Cryptoblades. And of course, hindi lang sa mga bagong entry, marami din mga tao na naniniwala pa rin sa Cryptoblades at nagmo-multiple accounts. And for them, ngayon na mura nga ang skill token, this is the perfect time na yung skill rewards nila, instead na ika-cash out nila, you know, nire-recruit nila ng bagong characters, you know, at saka meron na ngayong bagong feature na reforging of weapons 10 times, at napakamura lang siya kasi less than 1 skill ay 0.6 skill token, pwede ka na maka-reforge ng 10 characters at 10 weapons, tapos there is a chance na magkakaroon ka ng 4 stars 5 stars weapon dito. So ito yung mga factors kung bakit patuloy na tumataas yung user base ng Cryptoblades. And as you can see dito sa Cryptoblades, may dalawang grupo ng mga tao dito, of course. Hindi lang tayo ng mga players. So, sino pa or ano pa isang grupo nito? Yung mga investors, yung mga holders ng coins, of course. So, hindi lang tayo mga naglalaro dito. Kasi para sa atin, medyo kabado, most especially kung dito ka nakapasok tulad ko. So maybe kung dito ka nakapasok, hindi masyadong kabado guys, kasi wala namang epekto kung ganitong yung presyo, kasi ang entry point nyo dito lang din. Pero sa amin, dito kami pumasok, medyo naapektuhan talaga kami sa pagbaba ngayon ng skill token. Kasi yung expected na ROI, hindi siya, you know, marirealize sa ngayon. Pero kung tutuusin natin, for us players, medyo kabado, but yung mga negosyante, yung mga holders, mga investors, actually this is a good entry point for them. As you can see, silipin natin, kung puro na lang babintahan ang nangyayari, iwan ko kung natatrack dito sa PooCoin yung mga buy and sell ng Mix Global, ng Gate.io, not sure ako, pero parang nakikita ko dito sa Ape Swap at saka Pancake Swap. So, as you can see dito, kung titingnan natin, kung puro na lang babintahan yung nangyayari. So, as you can see, itong green na ito, this is a order. Ito yung bilihan. Itong red, ito yung bintahan. As you can see, marami ding bumibili pa rin ng skill token. So, as you can see that. So, these people,
nakikita nila na good entry point, you know, ang pagbagsak dito ng price, as you can see. So, yan. So, hindi lang makikita natin, hindi lang puro bentahan dito. Meron ding, you know, bilihan ng scale token. As you can see, parang hindi naman natatrack dito yung sa Mix Global at saka Kit.io na trading. So parang ang nakikita ako dito, Ape Swap at saka Pancake Swap yata itong PC dito. So yan. So yan, as you can see this guys, 8,366.68 US dollars. So nagbayad siya ng ganito para bumili ng 207 scale token. So 'di ba? So these are people na nakikitaan nila ng ano talaga good entry point ang pagbagsak ng presyo ng scale token. As you can see this. Again, this is my opinion, my sariling kuro-kuro because hindi naman ako expert sa trading, but you know, parang common sense, bumili nga sila habang mababa ang presyo. Ito, it is a substantial amount of money, you know, 8,000 US dollars. So ito, 2,000 US dollars. So, common sense na marirealize natin. Ito guys, oh, malaki to. Common sense that they are seeing it as a chance or a good, you know, a good entry point. You know, a good buying time. Ano bang tawag dyan sa trading talaga? Kasi hindi naman ako traders, nag-aaral pa lang ako. And sa katunayan, you know, nag-enroll nga ako ng isang class, one-on-one tutorial or one-on-one online class sa, at you know, I am sharing every day yung mga natutunan ko kasi gusto ko talaga matuto sa trading kasi ngayon na parami ng parami yung mga NFT games. Of course, hindi lang sa paglalaro tayo kikita dito. We can take advantage of, you know, trading. So, kailangan nating may solid na experience or skills talaga dito sa trading. That's why I decided to take up a class dito, online class sa trading. Most especially sa cryptocurrency trading kasi andito yung mabilisan na kitaan kasi very volatile yung market. Okay? So, again guys, ano bang dapat nating gawin dito sa skill token rewards natin? Kailangan ba natin siyang ibenta na siya kaagad? Kasi baka babagsak pa ng babagsak yung price. So, for me, it's my opinion, for me, mas gustuhin ko na because I believe na mag-normal pa rin ang economy at mag-stabilize pa rin siya in the near future. Kaya ang gawin ko dito, after ng 7 days staking, dito sa Cryptoblades, ipu-pull out ko siya at isostore ko sa aking MetaMask wallet. And maybe, not sure ako kung anong gawin ko, but hindi muna ako magbenta talaga. So, I will wait for the time na tataas muli ang scale token. Or maybe I would decide na mag-build another team dito kasi nga allowed naman tayo mag multiple accounts dito sa Cryptoblades kasi because other people are doing that, they're seeing it as an opportunity kasi nga medyo logic nga magbenta, so they're seeing it an opportunity to create new or multiple teams or accounts dito sa Cryptoblades. So yan ang ginagawa ko. And yung mga nagtatanong if maganda ba na isustore lang dito talaga yung scale token, hindi na kunin. So for me, mas safe pa rin na dalhin siya sa MetaMask kasi 7 days staking naman dito. Kasi kung mag-stake tayo dito within 7 days, mapu-pull out natin siya without tax. So mas maganda na ilagay dito sa MetaMask kasi mas secure para sa akin yung MetaMask wallet kaysa dito sa Cryptoblades. And of course, kung baguhan kayo, may tutorial nga ako dito kung paano mag-stake, kung kailan mag-stake. So yan. So for me, it is not really a good time to sell. Maraming nagbibenta talaga, but for me, this is a good time to sell. Lalo pa kung katulad ko kayo na naka-entry dito sa mas, you know, mas mahal na presyo. Of course, kung andito kayo nag-entry, okay lang siguro kung magbenta kayo. And of course nga, i-consider din natin na may pang-gas fee tayo. So, of course, kung nandito na sa MetaMask yung skill token natin, kunin din natin yung portion na pang gas fee kasi kailangan natin yung pang gas fee na BNB. So hindi naman siguro maganda na all the time kapag kailangan natin ng gas fee, mag-deposit pa tayo from our pocket ulit. So it's really good na yung kunin na natin din sa ating skill rewards yung pang gas fee para wala na talagang lalabas sa mga bulsa natin. So yung remainder, yun na yung profit. And you know, as time goes on, sabi ko nga, I still believe na magiging, you know, mag-stabilize ang economy dito sa Cryptoblades and it is a good time for cash out our rewards.
Okay guys, so again, this is my opinion. Hindi ko sinasabi na you have to do this. So may sarili tayong kuro-kuro and I'm just sharing this. Kasi nga, you know, ito na yung isa sa mga topic ko dito sa aking channel. Okay, salamat.